Kamusta ka anime? Ito na ang part 65 ng love story ng kapatid ni Sakuragi at ni Akira Sendo. Disclaimer lang po, wala po ito sa anime o manga. Ito ay fanfiction lamang na isinulat ni Miss Isabel Nicole Alvaro. Ang mga karakter naman sa story ay mula kay Mr. Takehiko Inoue. Except lang po kay Miss Izza. Sana magustuhan nyo. Simulan na natin ang part 65. Pero bago yun, intro muna tayo. Eto na po ang karugtong ng part 64. Lumipas ang 3 araw at hindi pa din nagigising si Izza. Samantala, mag-uumpisa na bukas ang regionals. Namumroblema sila coach Saito dahil ayaw maglaro ni Sendo. Palagi itong nasa ospital upang bantayan lang si Izza. Nawala na din ang saya at sigla nito sa paglalaro ng basketball. Hindi na nila alam kung paano nila mapapabalik ang ace player at captain ng team nila. Alas 8 nga ng umaga sa Kanagawa University, sa may basketball gym. Mitsui, ikaw na muna ang inaatasan ko na mamuno sa team hanggat wala pa si Sendo. Pero wala na ba talaga kayong naiisip na paraan kung paano nyo siya makukumbinsi na bumalik sa practice? Naiintindihan ko ang lungkot na nararamdaman niya. Pero hanggang kailan niya balak na maging miserable ang buhay niya? Kung gising lang si Izza, hindi niya gugustuhin na magkaganyan si Sendo, sabi ni Coach Saito. Tama po kayo, Coach. Panahon na para pabalikin si Sendo, sabi naman ni Sakuragi. Mukhang may binabalak si Anamichi, ah. Ano sa tingin mo, Mitsui? Bulong naman ni Miyagi kay Mitsui. Ano kayang gagawin niya? Wika ni Mitsui. Ikaw pala, Koshino at Rukawa. Kamusta na ang mga girlfriend nyo? Tanong ni Miyagi sa dalawa. Ayos na si Bea. Medyo na trauma lang sa pangyayari. Pero okay naman siya. Nagpapahinga na lang, sabi ni Koshino. Ayos naman din si Ashley. Lagi ko na din siyang kasama ngayon. Dahil natatakot na din siya, sabi rin ni Rukawa. Mabuti naman, sila Rang at Mia, okay na din naman sila. Alam ko, kasama nila Sendo ngayon na nagbabantay kay Izza, sabi ni Mitsui. Hay, hindi ako sanay nang ganito. Ang lungkot, sabi muli ni Miyagi. Sinabi mo pa, di ako sanay na walang ganap. Wala bang mag-aasaran ngayon sa inyo? Tanong ni Mitsui. Rukawa, Hanamichi, ano? Hindi ba kayo magkakainisan ngayon? Tanong naman ni Koshino. Mga bugok, alam nyo naman yung pinagdadaanan ko ngayon. Wala akong panahon para makipagbiruan. Osha, aalis na muna ako. Paalam ni Sakuragi. Teka muna, Hanamichi. San ka pupunta? Magpa-practice pa tayo, eh. Sabi ni Miyagi. Pero hindi naman siya pinansin ni Sakuragi. Hay, mukhang wala sila sa mga kondisyon, Coach, sabi ni Mitsui kay Coach Saito. Nakapag-practice na din naman kayo kahapon, kaya okay lang yan. Mag-warm up na lamang kayo. Mag-practice ng shooting at balitaan nyo ako sa kalagayan ni Sendo. Paalala ni Coach Saito. Yes, Coach, sabay-sabay na sigaw ng mga player. Sa may ospital nga. Sendo, hindi ka ba magpa-practice ngayon? Tanong ni Mia. Hindi, dito lang ako, sa tabi ni Izza, sabi ni Sendo habang nakatitig ito kay Izza. Naihibang ka na ba talaga, Sendo? Sigaw ni Sakuragi. Naikinabigla naman nila Rang at Mia dahil sa bigla ang pagdating nito sa ospital. Sakuragi?
tanong ni Sendo. Mia at Rang, maaari bang maiwan niyo muna kami? Ni Sendo. May pag-uusapan lang kami, sabi ni Sakuragi sa dalawang babae. Okay, sige. Bibili na din kami na makakain nyo ni Sendo. Babalik na lang kami, sabi ni Rang. At umalis na sila ni Mia. Ano bang pag-uusapan natin? Tanong ni Sendo kay Sakuragi. Kailan ka ba aayos? Ha, Sendo? Ilang araw ka nang wala sa practice? Oo, naiintindihan ko kung gaano ka nalulungkot sa kalagayan ng kapatid ko. Pero Sendo, huwag mong sayangin yung dahilan kung bakit mas pinili ng kapatid ko na siya ang ma-injured kesa ikaw, sabi ni Sakuragi habang hinahawakan niya naman ang kwelyo ng damit ni Sendo. Hindi ko maintindihan ang gusto mong sabihin, Sakuragi, sabi naman ni Sendo at tinanggal niya ang pagkakahawak ni Sakuragi sa kwelyo niya. Sendo, alam mo kung gaano kasaya ang kapatid ko kapag nakikita niyang na naglalaro ka. Nakalimutan mo na ba yun? Ha? Naiiyak na sabi ni Sakuragi. At natahimik naman si Sendo. Nakalimutan mo na ba ang mga ngiti sa mata niya kapag naglalaro ka? Sobrang proud siya sa'yo sa mga naging achievements mo. Nakalimutan mo na ba? Nung high school kayo, ipinagpalit niya ang pag-aaral sa ibang bansa para sa'yo. Dahil para sa kanya, wala nang ibang masasaya pa kung hindi ang makita si Akira Sendo na maligayang naglalaro ng basketball. Ang pangarap mo, Sendo, pinangarap na din ng kapatid ko para sa'yo. At yun ang nagpapasaya sa kanya dahil nakikita niya na masaya ka din. Nakalimutan mo na ba yun? Ha, Sendo? Sabi ni Sakuragi kay Sendo na naluluha. Nakalimutan mo na ba ang sinabi niya? Pinanganak ka para sa basketball dahil sa husay mo at talino mo pagdating sa paglalaro ng basketball. Naiinis ako kapag sinasabi niya yon dahil gusto kitang talunin. Pero ngayon, oo, inaamin ko, ikaw talaga ang ace player dito sa buong Kanagawa. At sobrang masaya ang kapatid ko kapag may nagsasabi nun sa'yo. Sendo, alalahanin mo naman, nakita ng kapatid ko na mahalaga sa'yo ang basketball, kung kaya pinapahalagahan niya din iyon. At maging ikaw, pinapahalagahan kanya. Kaya naiintindihan ko kung bakit hinarang niya ang pagpalo sa'yo. Huwag mo naman sayangin yun. Huwag kang bugok na nagpapakamiserable dyan. Hindi yan ang gusto ng kapatid ko. Gumising ka nga, Sendo. Hindi ikaw yan. Dagdag pa ni Sakuragi. Naluhaan naman si Sendo sa mga sinabi ni Sakuragi at hinawakan niya nang mahigpit ang kamay ni Iza. Patawarin mo ko kung nakalimutan ko ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo, Iza. Naiiyak na sabi ni Sendo habang hinahalikan ang kamay ni Iza. Nagulat naman sila Rang at Mia nang makitang may luha sa mga mata ni Sakuragi at ni Sendo. May nangyari ba? Tanong ni Rang. Tumayo naman si Sendo at kinis sa noo si Iza. Tara na, may practice pa tayo, hindi ba? Tanong ni Sendo na ikinabigla naman ni Sakuragi. Mia, Rang, kayo na muna bahala kay Iza. May laban lang akong dapat panalunin. Baka bukas na ang balik ko. Sana bukas okay at gising na siya, sabi ni Sendo. Tara na, Sakuragi, ngiting sabi ni Sendo at napatingin naman sa kanya si Sakuragi. Sige ba, sabi mo eh, Captain, sagot naman ni Sakuragi. At bumalik na nga sa practice game sila Sendo at Sakuragi. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan natin yan
sa part 65. Muli, maraming salamat sa pakikinig.